accessible. Pagbabang, pagbaba mo lang, Rakanong BTS Station. Ito talaga yung hinahanap mo, no? And sobrang mura niya. Hi guys, kamusta? So, nakarating na tayo guys ngayon sa Thailand. Okay. So, sa pagkahaba-haba man no ng nilakad and ipinila natin ngayon today sa immigration at kung saan-saan pa guys. Ready na tayo para sa Coldplay concert. As I mentioned, tapos na tayo sa immigration and actually nakagawa na kami no ng dalawang bagay na normally dapat ginagawa nyo pagdating nyo dito sa an airport, no? So, number one, kailangan nyo magpapalit ng pera or kumuha kayo ng local Thai baht. So, nakakuha na tayo and i-share ko sa inyo mamaya no, kung paano. And then, nakakuha na rin tayo guys no, ng ating internet. So, those two major things yung unang-una namin ginagawa kapag kami po ay nagta-travel. Okay, so later on, bigyan namin sa inyo yung details. We are now heading to airport railway and by then, we will be able to go to our hotel. Guys, same doon sa normal no, na sinishare namin sa inyo sa iba't ibang vlogs namin. Itong Thai airport also has an access to their MRTs, LRTs, or mga airport railways. And sobrang convenient niya. But as you know, hindi lang po yan ang kanilang only option to go to the city. So meron din po silang mga Grab, and meron din po silang mga taxis, buses, Bolt. So yung Bolt guys, medyo mas mura siya compared sa Grab. So in some of our trips siguro gagamit tayo ng Bolt and gagamit din tayo ng Grab para makita ninyo no kung ano yung pinakaiba nila sa pamasahe. But most of our time ang ginagamit namin is Bolt. Okay? So ganito ang itsura ngayon guys no ng itong area dito sa Thailand. And ang next natin gagawin is bibili tayo ng ticket or token para sa access natin sa city. We're waiting guys for our turn no, dito sa pagbili ng ticket papunta sa city nila. So this is how it looks like. So nasa pang-apat na tayo no, ng pila. I-share namin sa inyo no, kung paano kami makakuha ng ticket dito sa Thailand. So ito guys. So ito guys, oh, tatapat lang natin yung token. Ayan, okay. And then we're inside. Okay. No, okay na. Three minutes. We are here and inside na no sa mismong platform and we're waiting for our train. So guys, look at the token no. So ganito yung itsura niya. It's like a parang 5 peso or 10 peso coin natin sa Pilipinas. Pang ilan ba tayo? So 1, 2, 3, 4. Mga pang anim tayo na stations. And from Payatay, lilipat tayo ng BTS. So, hindi yun yung BTS na ano, no, K-pop group. Ano siya? Bangkok Train Station ba tawag doon? Or ano siya? Parang another MRT na ang tawag doon. Okay?
guys, update ko lang kayo, no? So, actually, before kayong pumasok no ng train dito sa Thailand, kung napansin nyo dun sa may binigay nila no na information sa advice, huwag muna kayong pumasok hanggat hindi pa kayo binibigyan ng go signal. So, I think nag-random check pa sila. Okay, so, a must watch out. Okay guys, so one trick dito sa ano no sa Thailand is kukuha ka ng cash via the ATM. Okay? So bibigyan ko kayo guys no ng information kung paano ba dito gumagana sa Thailand. So check natin if the network fee will be charged 200 baht. So accept. So, sa nakita nyo guys, kapag nag-withdraw kayo dito no sa Thailand, meron silang fee of 220. So, ang winidraw na lang muna natin ay 10,000 baht. So, ang katumbas niyan sa peso is mga nasa 16,000 pesos. So, isa yan sa mga normally na ginagawa namin no, instead na magpapalit ng peso. Ito yung ano, itsura ng single journey card nila. Pero tatry din natin guys kung gumagana dito yung credit card. Pero ilalagay natin ito on standby. So let's experiment. Ayan guys, so, nakita nyo, trinay natin, no? Hindi gumagana dito yung mga credit cards natin, unlike sa Singapore, no? So, kailangan yung bumili ng mga single journey or rabbit card. Okay, so tomorrow or mamaya, pag nakabili na, may chance tayong bumili ng rabbit card, no? Bibili na lang tayo para iwas hassle and load na lang tayo ng load. We're inside no, sa platform ng BTS. So again guys, BTS, ito yung SkyTrain nila. And we're waiting for our train. So according sa... Okay, wala pala silang monitor dito, no? But the train and the station looks like this. And guys. Ayan na. So, ganyan ang itsura ng train system dito sa Thailand. Okay. Time check is 10:30 sa Pilipinas and 9:30 here in Bangkok, and meron silang 1 hour no na time difference, meaning mas advanced si Manila ng 1 hour compared sa Bangkok or Thailand. So ang order of our business is that since kakalabas lang natin ng airport, nandito na tayo sa city, kailangan muna natin mag-check-in. So after check-in, let's look for a pad thai or anything na Thai inspired na mga pagkain. And then after that, mukhang gusto ni wifey no na magpa-massage. Okay, so babalik tayo sa Siam Square. Guys, nakarating na tayo sa hotel natin. So the name of our hotel for today is Bedivere. Ayan, so ayan, Bedivere Hotel. So this Bedivere guys is accessible pagbaba mo lamang no ng Prakanong BTS station. So we're just checking in. Nakapangalan kasi sa wife ko yung hotel. And again, sabi ko sa inyo kanina no, first order of business is Thai food. So hanap tayo niyan. What's up guys? So, katulad na ng lagi namin ginagawa, bibigyan namin kayo ng room tour dito sa nakuha naming hotel sa Bangkok. So again, the name of the hotel is Bedivere, and this is accessible through the BTS SkyTrain station. And again, pagbaba mo lang, yun na yun. So the station is Prakanong, and wala nang hassle.
hindi mo na kailangan magsakay pa ng anything. But then again, so itong room na nakuha namin is the room 401. And according doon sa sobrang bait na nag-asikaso sa amin is this is the one of their deluxe room. And parang na-upgrade yata kami. Okay, so I think the room has only 4 on this floor, which is on the 4th floor. And similarly guys, no, pagpasok nyo pa lamang dito sa hotel na to, makakakita na kayo agad, no, na sobrang special, no, ng room na to. So, as always, ang kinukuha namin guys na room, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, kapag meron kami kasama mga bata, meron siyang access to yung mga bata. But ngayon, medyo nag-lower down tayo ng konti because for same reason, wala naman din tayo kasamang bata. And dalawa lang kami ng wife ko. And 90% of the time, nasa labas naman kami. So, baka ang main purpose lang ng hotel na to is really to keep our things. Kung magsha-shopping man si wifey or kung meron man tayong mga mabibiling mga pagkain. And of course, para matulog and magpahinga. Okay? So, ito guys yung itsura ng room namin. Okay, so again, pagpasok mo guys, no, ng door, ayan, so makikita nyo na na medyo spacious itong room na to, na room 401. Of course, nakalagay na yung things namin, although hindi pa naman siya in-open. Meron tayong maganda at malaki, no, na cabinet. So right now, wala pa siyang laman because hindi pa tayo nakapag-unpack ng mga gamit natin. And of course guys, isa sa mga bagay na lagi dapat nating tinitignan is yung safe. Okay, so itong safety box, for some yun yung tawag, or safe, is very essential for us kasi syempre hindi naman natin kailangan magdala lagi, no, ng bag and nandun lagi yung mga important things natin, no. So kailangan natin to make sure lang, no, na mas extra safe yung mga gamit natin. So meron tayong isang malaking mirror dito. Ayan. So meron siyang kasamang tubig. So ito guys, very essential to, no, lalong-lalo na kapag tayo ay lagi nagka-travel. So yung mga free bottled water, sobrang napaka-importante niyan and na-appreciate natin 'yan. Kasi nga syempre, hindi mo na kailangan bumili, and meron silang free coffee, coffee meat, sugar, and isang water heater. Okay? So, meron din tayong mini ref. Okay, so whereas kapag meron tayong mga food or yung mga items na dapat malamig or yung mga hindi natin naubos, yan, dito, yan, dyan siya mapupunta. Okay, so before we go to the toilet, we go first to the, okay, ito yung pinaka-main, sabihin natin, attraction, no? O ito yung pinaka-main location of the room, which is the bed. So, we were able to get a king-size bed, no? And this king-size bed comes with, of course, with a very fluffy, I would say, comforter, pillows, of course. Ito, very basic naman yan, guys, no? So, kung meron kayong problema, pwedeng kayong tumawag through the phone to the operator. Meron din silang master switch. Okay, whereas you can turn on, turn off, you know, kung ano man yung ilaw na nandyan sa labas. Meron din tayong sofa. So ito guys, no, if ever hindi mo naman feel, no, na humiga agad, ayan, pwede ka muna umupo dito sa sofa. And itong view natin sa labas, since mababa lang tong hotel na to, medyo hindi to katulad, no, ng mga first hotels, no, na napupuntahan natin na talagang overlooking the city. This one, ano lang to, since fourth floor lang tayo, hindi niya tanaw kung ano yung buong Bangkok. Okay, so of course it comes with a TV. Kung meron din kayong mga pagkakataon na kailangan nyo mag-work, meron din tayong desk. Okay, so for work or for any other things, no, pwede din itong kainan. So, dual na yan. Okay, so this one, I think ito, pwede nyo itong gamitin guys para sa mga maruruming damit ninyo. And also, yung lagayan ng luggage. So, pretty much, it's a very straightforward and very homey feel, no, ng hotel natin. Okay, so pasok naman tayo guys sa ating bathroom.
So similarly, since sabi ko nga guys, no, hindi naman natin kasama yung dalawang kids na makukulit. Hindi naman namin need, no, ng bathtub ni wifey. The bathtub kasi guys, minsan nag-aakil lang yun sa amin para mas mapasaya namin, of course, yung mga kids namin. But ngayon, since wala tayong kids, we don't need the bathtub. Okay, so at least the basic shower, the heater is there, we're already fine and good. The toilet bowl, guys, with the bidet pala. So which is also very important for us, no? Alam nyo na yun guys, kasi alam nyo naman mga Pilipino tayo. So we have the faucet and some amenities here. Very basic and homey feel, no, na restroom toilet. So bigyan ko lang din kayo ng information, no, kung ano yung mga house rule nila dito. Meron siyang penalty, no, na 5,000 Thai baht. So all right, so ayan guys, so it's a very basic, sabi nga natin, no, pero homey feel na room here in Thailand, and we will paste it also on our link para saan kayo makakuha nung ganito kaganda pero mura and highly accessible na hotel. Okay, so I hope nakatulong itong review na ito sa inyo, and kung meron kayong binabalak na pagpunta dito sa Bangkok, eh for sure baka pwede nyo din magustuhan or dito din kayo magstay. Alright, so next stop natin is maghanap muna tayo ng pagkain within the area of the hotel. And if ever, we'll also include that in the vlog. Lakad-lakad lang kami dito sa may ano, no? Sa may tabi lang ng hotel namin. And meron kami nakita na ito, nagluto si nanay sa ano, pad thai na lutuan, no? So iluluto siya sa harapan mo. So order tayo. Seafood and special, one. Hi. This one and this one. One. Yeah. So guys, ayan, no? Ganyan yung pagluluto nila, no, ng ito talaga legit, no, na street food na pad thai. Ayan. Tayo ngayon, no? Papaluto tayo ng pad thai kay nanay. Sama guys yan sa ano, no, sa mga pagluluto, hindi na nila hinuhugasan yung mga ano nila, mga pinaglulutuan nila. Hindi naman madumi yun kasi dire-diretso naman yung pagluluto nila guys, eh. Okay? So kumbaga yung lasa nun, yung pa yung lasa kaninang umaga. But again, nothing to worry about that because that by itself is clean. Kasi ano, nakita nyo guys, no, kumukulo talaga siya. So talagang ano siya sa apoy. Okay? So ito, napadaan lang din. Meron mga nagdidilig dito guys. So ayan, oh. Ganyan na itsura nila. Okay. So literal, itong binila namin is side street talaga siya. Okay, so panoorin na natin ulit si Kuya. Nakaka-excite siya actually, no, kung ano yung lasa niya. So pag guys talaga, pag nasa Thailand kayo, talagang dapat huwag niyong palalampasin yung mga ganitong klaseng pagkain. So dapat hindi lang kayo kumakain sa mga mamahalin o sa mga restaurant because ito yung mamimiss nyo, yung mga legit, mga traditional food nila, and talagang ginagawa nun ng mga local na mga Thai. Tumitingin sa atin. Okay. So guys, ayan. Tapos na yung pinaluto natin, no. Again guys, this is only 70 baht. And itong kay Mrs. is 60 baht. The way you eat this guys is ayan. Lalagyan mo siya ng spring onion.
So hati-hatiin mo siya. Okay? Okay. Yes. Pen konting anghang. Actually, naka-plastic siya, guys, kasi akala nila take-out. Pero, dine-in tayo. So, tara, guys, tara. Kaya na tayo. Okay. So, actually, guys, talaga nasa gilid kami ng daan. First time namin itong gagawin, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan yung daan, no? Okay. So, tara, kaya na tayo. Ang init. Sobrang rich, guys, talaga ng lasa ng mga pagkain dito. Look at this, oh. Yan, oh. Umuusok. Sobrang sarap. So, although ito, guys, talaga, pag kinakain mo to, dapat merong patis. But right now, medyo hindi pa naman siguro kailangan. Okay? So, let's do this. Ito talaga yung hinahanap mo, no? And sobrang mura niya. Oh, love this. Panalo yung lasa. Buti pala hindi ko din namihan yung pampaanghang kasi maanghang na siya. And again, guys, saan kayo makakita dito ng street food na hindi legit yung malalaking hipon? So ito, tatlong piraso yata itong ganito kalalaking hipon, no? Kasama na yan doon sa pinayaran nyo. Okay, so hindi siya shortcut, hindi siya hibe, hindi siya maliit na hipon. Legit na totoong hipon siya. Panalo talaga ito. Nakakatuwa lang dito, guys, kasi nga nasa side lang sila. Of course, nakakatulong ka na rin, no, doon sa mga small businesses. And yet, ang binibigyan naman nila sa iyo, quality talaga na produkto. Okay? So, paano nila na-afford na magkaroon, no, ng murang mga binebenta? Of course, a lot of reasons, and siguro one primary reason is mura din yung mga raw mats or yung ginagamit nila, no, na panluto ng mga pagkain. The point is, yung ganong kalalaking hipon, yung sarap, tapos yung mga spices na nilagay nila, no, so hindi siya shortcut, guys. Legit siya, no, na na-pad thai. Dito mo lang makikita yan sa Bangkok. Panalo talaga. Buti hindi muna kami kumain sa fancy restaurant ngayon, no? So okay na okay. Okay na decision, guys, yung kumain lang kami sa gilid. Actually, guys, yung unang video na nakita natin, no, may mga nakapila pa pala. So akala namin kami na. So medyo nagkonting cut lang tayo because may mga nakapila pa, no, and mga nag-take out. So by the looks of it, meron din mga mix of mga traveler or mga tourists, and also may mga locals din, guys, no, na kumakain. Guys, kung napansin nyo, kanina pa kami subo ng subo, di ba? So ito nyo pa yung kinakain namin, no? Parang hindi na babawasan. Ano, look. Ang dami.